guys, ating gagamitin. So abangan semua natin to guys. Tuturo ko sa inyo kung paano ako mag ano linis ng carburetor ano ang technique sa overflow. Guys, tanggalin mo natin yung gasolinahan. Tapos natin ang bara. Hindi tumuro yung gasolina. So guys, itong dahilan kaya nag-overflow ang ating makina guys. So ang ano po nito ay marumi. Kaya guys, marumi yung ating gasolinahan. So guys, kapag nag-overflow yung makina nyo ay ganito lang ang technique yan. So kailangan linisin muna natin para guys, kapag nag-overflow yung makina natin guys, talong naman ang inaayos dyan. So kailangan natin tanggalin yan. Yan guys, kaya pala nag-overflow guys kasi tabing yung ano spring. Ngayon ka na? Oh, off. So ayos natin guys yung spring. Guys, ang problema niyan kapag nag-overflow, ito lang yung ayusin nyo, itong buya-buya kung tawagin. Guys, kanina nakatabing yan. Ngayon, tinuwid ko na.
guys, yung butas na yan kailangan niyan sundutin. Sundutin niyo. Sinusundot ko yan guys kasi may nagbabara na ano dyan. Pag nabarahan yan, siguradong mag-overflow yan. Kasi may yan yan, may maliit na butas ilalim. So pag nalagyan ng kahit buhangin yan, mababara na. So mag-overflow yan. Tsaka kailangan to matanggal natin, malinis. Tsaka ito guys. So guys, ginagawa ko dito guys na pangsundot, ito lang, tansi. Tansi lang siya guys, ito lang yung sinusundot ko dun sa butas. Yan guys, tansi lang to. Ito yung sinusundot ko dito sa butas guys. Yan. Sinusundot ko lang yan kasi para matanggal yung bara. Nagbabari kasi dyan na dumi. Kaya ng mga buhangin na maliliit. So, pag nabaraan yan, siguradong mag-over ko yung mga ng makina. Yan, okay na to guys. So, balik na natin. So, yun lang ang problema dyan guys. Kailangan guys ay linisan nyo para so guys linisan ko talaga yan kasi kailangan natin malinisan para yung dumi hindi nagbabara sa mga butas. And guys, okay na to. Kanina kasi nung tinanggal ko nakatabing itong ano nakaganyan. So yan, okay na. Balik na natin guys. Ganito lang ako guys mag ano, ito lang yung technique sa overflow guys. Yung butas lang ito. Kailangan masunod lang yan. Simple guys yung pag ano ng overflow. So balik natin. Kasi tingin na guys pag naglalaot na sana ako ay pagbira ko niyan ay napakatigas. Kaya pala matigas kasi puno ng gasolina yung aking ano aking makina. So kumpara ko ay lumabas sa tambutso yung gasolina. Siguro kagabi pa to na o kahapon pa to na overflow. Hindi ko pa naman to sinasara kasi bago pa naman ang makina. Sasarado lang ako nito kapag mga tatlong taon na yung ano kung lumaki na yung makina guys. Hindi pa sinasarahan to kasi bago pa. So ikabit na natin guys. Ganun lang yung kasimple ang natin pag ano na nga. So kailan guys ay kailan chikapin natin yung ano kasi kanina guys puno ng gasolina to. Bingira ko to guys. Lumabas dito sa tambot yung gasolina. So ang ginawa ko, binaklas ko ang square plug. So binirahan ko. Lumabas dito yung gasolina sa ano, sa butas ng square plug. So ang gagawin ko sana ay patutuyin ko. Kaso ang dami ko ng bira, hindi pa rin natuyo. Kaya pinaklas ko na lang. So bukas na lang tayo maglalaut. Kaya ibirahin mo natin.
si gasolina pa to guys. Tapos titigapin natin kung may gasolina yung ano, lamis. Kasi kapag may gasolina yung ano, lamis guys, ay hindi na yan okay. Kasi maglalabsay na yung aswit niyan. Malapot na na. Hindi na malapot ang aswit kapag may gasolina guys. Parang lang tubig yan. So guys, so basang-basa yung square pad natin. Kapag nag-overflow yan guys, mababasa talaga yan. So kailangan hindi tayo overflowhan kapag nasa lao tayo, kasi malaki-laki yung ating sasakyan. Mahirap yung sagwanin kasi malaki. Mahirap dun guys kapag nasa dayo tayo, nasa malayo tayo. Guys, basang-basa. So, gagawin ko guys ay bibirahan ko. Tutuin natin yung gasolina. And guys, ito yung sinasabi ko guys, kailangan matuyo yan. Kasi may gasolina yan, pinasok ng gasolina guys. Kasi magdamag na overflow. Kasi kapot, kinabit ko to kahapon, itong makina na to. So, kanilang umaga, may garage sana ako. Nung binara ko to guys, hindi ko mabira kasi napakatigas. Kasi puno na pala yung gasolina dito sa loob. Sa pinasok ng may halap na na gasolina yung ating SIT. So, change oil tayo. Guys, mag-sensor tayo. Guys, iba na ang kulay. Iba na ang kulay na guys. Halo yung SIT tsaka gasolina. Kulay maroon na guys, hindi na siya pula. Ay, hindi na siya dilaw. Nahaloan na ng gasolina guys yung aking SIT. So yun guys, tapos na tayo mag-change oil. Kakabit na natin yung ating carburetor. Kulina. Bisaw na. Eh, hindi ko kaya pilit pa ko nun eh. Oo, kaya pa, lang. Ano lang. Paladagom lang ang site. Paladagom. Guys, paano natin? Natin kung under na technique sa overflow. Thank you.
guys yung veterano. Para uli lang tangigay yan. Saga uli lang tangigay. Easy kilos. Samahan ko guys sa pag-alaw. Uy, lusot na. Ganun lang po guys yung technique sa overflow.